Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Of course, sinusunod natin ang ating pagayam sa pamamagitan ng pagpupuri kay Allah Subhanahu wa ta'ala. At din din ang pagbibigay pugay sa kanyang guling sugo. At din din ang panalangin ng kapayapaan sa kanya at sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga kapamilya, at gayon din sa lahat ng mga taong tumanggilig sa kanyang aral. Alayhi salatu wassalam. At jazakumullah khairan sa inyong pagtanggap, mashallah, talagang naway biyayaan nila subhanahu wa ta'ala ang ating pagpupunyagin ito. Amen. At nandito kami sa Al-Kubar ngayon sa inyo sa layuning may pakilala o mabigyan ng kamalayan ng tao hinggil sa dawa, sapagkat dumadami ang Muslim, dumadami rin ang critics, no? At ang dawa, kailangan maintindihan natin ito bawat isa. Ano ang batas hinggil dito? Ano ang mga nararapat na gawin ng mga Muslim? Ang dawa, mula siya sa salitang da'a, from the Arabic word, ibig sabihin to invite in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and maraming mga ayat sa Quran na nagtatalakay hinggil sa bagay na ito. At sabi ng mga scholars, ang hukom o ang hatol o batas sa pagsasagawa ng dawa ay fard al-kifaya o fard kifaya. Fard kifaya o tinatawag nilang collective duty, no? Obligatory siya hanggang maging sapat. Ano ang mga example nito? Halimbawa, sa isang kilalang fard kifaya na gawain ay ang adan. Halimbawa, sa grupo natin na ito, dumating ang oras ng sala at nag-adan si brother, lahat tayo ay nawalan ang obligasyon sa pag-aadal. Sabihin, wala tayong obligasyon sapagkat may tumayo na isa sa atin. Pero kapag hindi tinayo ni brother yun, lahat tayo ay dapat gawin yun hanggang maging sapat. Pag ginawa na ng isa, sapat na. Hindi na nagkakasala. At ang fard, compare sa sunnah, ang fard, ang sinasabi natin pagdating sa usulul fiqh, pag nagawa mo ang fard, nakagawa ka ng responsibilidad, nagka-reward ka, etc. Pero pag hindi mo nagawa, nagkakasala ka. Pag-fart. Hindi katulad ng sunna. Ang sunna, kapag ginawa mo, may reward ka. At kapag hindi mo ginawa, nakakasala ka. Pero pag kinatalakay natin ang fart, pag hindi natin ginawa, nakakasala tayo. At ang dawa, ilallah, ay napapaloob sa hukom na fart kibaya. Nagiging obligatory ito sa mga Muslim hanggang maging sapat. Hanggang maging sapat. Ngayon, tanong natin ang sarili natin. Sa Pilipinas, na sinasabi ng hukuma o sinasabi ng gobyerno na 5% ang Muslim, o 10% o 15% is dramatic enough sa mga Muslim, sa bilang natin. Ang tanong, sapat ba ang dawa sa Pilipinas? Hindi sapat ngayon. Yung sa mga Muslim na nandun at Muslim na involved doon, hanggat hindi nagiging sapat yan, ano nangyayari sa atin? Hindi ba tayo kakasala? In our own way, we can make dawa. Hindi necessarily kailangan kang magaling na speaker. Katulad nila brothers, mashallah. Hindi ka kailangan katulad ni Dr. Zakir Naik. Hindi ka kailangan katulad ni Siyakang Madidat to participate in dawa. Maraming mga means ng dawa na maaaring gawin ng tao para makapag-participate siya. Nandyan ang na ginagawa ng napakalaking gawain ng mga brothers. Alin? Yung mag-invite ng tao na pumunta ng center. Hindi kayang gawin ng daya lahat. Wallahi. Hindi kayang gawin ng daya lahat. Kahit na anong galing niya, graduate siya ng Madina, graduate siya ng Makkah or saan mang Islamic University, kung wala yung mga taong tinatawag na mutaawanin o yung mga volunteers, eh,
hindi magiging malusog ang dawa. No? Ilang dawa center na ang napuntahan ko from Philippines hanggang dito, hindi nagiging matagumpay ang dawa not unless ang mga volunteers ay naging ikhlas, not unless ang mga volunteers ay naging masigasig sa kanilang mga tungkulin, sinumpaan kaya na subhanang huwataan. Kahit napakagagaling ng mga duat na nasa Islamic Center, kayo pa rin, mga volunteers ang inaasahan. Mga volunteers pa rin ang inaasahan. Kaya, ang dawa ay not necessary. Ikaw ang bida. Ikaw ang nasa stage. Minsan mas malaki pa ang nagagawa ng mga hindi nakikita sa camera. Yung hindi nakikita ang mga pangalan sa mga aklat, minsan yung pa ang malaking nagagawa. Yung iba, makita lang ang pangalan nila sa aklat. Pero tanungin mo, hindi pa pala sila nakakapagpa-embrace. Diba? Kaya ito ang isang mahalagang konsepto na kailangan natin maunawaan. Ang dawa sa Pilipinas, ang dawa dito ay hindi pa siya sapat. Kaya ang obligatory sa atin is mag-struggle para maging sapat ang dawa. At alhamdulillah, after sa maliit nating panayam, i-isipin sa atin kung paano natin mamamaximize ang ating sarili pagdating sa dawa. No? Ngayon, ang topic na inihanda sa atin, binigyan natin ang maigting introduction ng dawa, nang sa gayon, makup natin kung ano ang topic na nais namin ipahatid sa inyo, which is, kung mulat ang ating isipan sa nangyayari ngayon sa kamusliman sa buong mundo, is napakahalaga ng topic na sa kanya. Napakahalaga ng topic na ito. Kung aware ka, pero kung wala mang pakialam sa nangyayari sa mga Muslim sa buong mundo, walang saysay itong topic na ito sa'yo. Pero kung aware ka sa nagaganap na oppression sa mga Muslim, yung mga black propaganda ang ginagawa sa mga Muslim, at yung iba't ibang mga ginagawa nilang mga pamamaraan tulad ng mga karikature na yan, at yung lumalabas na iba't ibang mga magagaling magsalita laban sa Islam, kung aware kayo dyan, napakahalaga nitong topic na ito. Anong pamagat na ito? Dawa in the time of crisis. Open close parenthesis, the role of the duat. Pag dumating ang oras ng crisis, ano ang role nyo bilang mga duat? Ano ang kampanya natin bilang mga duat kapag dumarating ang mga ganitong uri ng mga panahon? Mga panahon ng krisis na ang Muslim kabilaan ay sinutuliksa, kabilaan ay binibigyan ng critics. At nag-set tayo ng ilang mga payo, nasiha, at din at Islam at din nasiha, no? Tinatawag nating payo sapagkat ang Islam ay yun ng pagpapayuhan. Nag-set tayo ng ilang mga payo na maaring hangwa, no? Maaring magbigay sa atin ng kamalayan at inshallah makatulong sa atin inshallah in the field of dawah. Unang-una, sa tuwing darating ang krisis sa dawa o krisis sa mga Muslim, hindi o natural lamang na magkaroon ng takot sa puso ng mga Muslim. At na-experience ko po yan sapagkat bago po ako dumating dito sa Pilipinas, dito sa Saudi Arabia, mga ilang taon din po ako nagdawa sa Pilipinas. At nung dumating yung time of crisis na tinatawag natin, maraming nalagyan ng takot sa puso ng mga Muslim. At aminin po natin hindi, naging kabahagi tayo dun sa mga takot na naganap na yun, na may mga Muslim na nawawala, hindi natin alam kung nasan sila, mga pinagbibintangan ganito sila, ganyan, ganyan. Nataniman ang maraming Muslim sa Pilipinas at dito rin ng mga takot sa kanilang mga puso. Tuwing darating ang krisis, kahit naman sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga tabiin, kakaroon o mga sahaba at tabiin at panahon ng mga salaf, hindi na bago na kadalasan na nagkakaroon ng mga takot sa puso ang mga Muslim kapag dumarating ang time of crisis. Kaya nag-set tayo ng mga payo o guidelines, especially sa mga duat, kung ano ang inyong gagawin kapag dumarating ang gantong mga pagkakataon. Ang unang-unang, Number 1, direct and guide the fear. Number 1,
direct and guide the peer, no? Gabayan nyo o samahan nyo, i-guide nyo ang mga natatakot bilang mga dua. Huwag kayo magpapakita ng natakot, although nandyan yan. No? Natural yan. Pero huwag ninyo ipapakita. Bagkos, kayo ang magsilbing magpalakas ng loob sa kanila. Paano ito ginagawa? Ang pinakamahalaga sa pagiging Muslim, yung tinatawag na pagpapakilala sa kanila ng tinatawag na at tawakul. Ano yun? It's from the Arabic words, means ang pagtitiwala kanino? Kaya subhanahu wa ta'ala. Una-una, kailangan natin i-establish sa mga puso ng tao, pag dumating ang crisis na ganito, ay yung tinatawag na at tawakul. Ano po yun? At tawakul. Dapat makabisado niyo itong mga words na ganito. Ito yung pagtitiwala. Kaya na subhanahu wa ta'ala, ang sabi dito sa pagkakaliwat, at tawakul must be implanted in the hearts of the believers. Kailangan naka-implant siya ron. Nakatalim siya ron. No, na kahit na merong crisis o wala, dapat yung tawakul kaya subhanahu wa ta'ala ay naandoon. Lagi natin ipinapractice ito. Na lahat, lagi tayo magtitiwala kaya subhanahu wa ta'ala. May isang napakagandang verse mula sa Quran. No? Na lagi-lagi yung aalalahanin kung may darating na sa ating pagsubok. Hindi lamang ito sa krisis na nangyayari sa pangkabuang kamusliman, gayon din kahit sa mga problemang dumarating sa atin. Ang sabi sa Quran, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ang sabi sa pagkaka-translate, if Allah helps you, if Allah helps you, sabi, in yansurukumullah. Pag dumating sa inyo ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala ghaliba lakum. Ang sabi, walang kayang umalo sa inyo. Wala. Sino nangako nito? Kapag pinarating niya ang tulong niya sa inyo, walang kayang umalo sa inyo. Pero at the same time, sabi naman, if he forsakes you, at kapag pinabayaan ka naman niya, mandal na diyan zurukum. Sino naman ang tutulong sa inyo? Pero, minsan ganyan, dumarating ang tulong ni Allah, minsan wala. With wisdom. Pero yung pinakahuling part ng ayah, sabi, wa alallahi falyatawakkalul mu'min. At kay Allah, ang mga mananampalataya ay nagtitiwala. Put your trust to Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay nga na kapag dumating ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang kayang umano sa atin. Wallahi. Hindi kahit tayo kayang talunin na kahit na anong ibtila o tinatawag na mga sakuna kung ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa atin. At sabi, whatever calamity befalls us, we should always have tawakul on Allah and participate and anticipate His reward. Ang sabi nung may gawa ng article, ano man dumating sa ating calamity, i-stay mo lang yung tiwala at tawakul kaya subhanahu wa ta'ala and anticipate the reward. Sapagkat tunay sa bawat mga paghihirap natin, kung nananatili ang ikhlas sa ating puso, anticipate mo yung reward, meron yan. Darating ang reward niya na subhanahu wa ta'ala. Wala siyang sasayangin, Allah. Wala siyang sasayangin sa inyong pagtiwala sa Kanya. Sa bawat pagdating ng krisis at nagtitiwala kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang sasayangin sa bawat salbit na pagtitiwala niyo sa Kanya. At ang sabi pa, verily, ayan ang Quran ito, after every hardship comes ease. Sa lahat ng kahirapan, dumarating ang ginhawa. Ayan may sabi nito. Tambal pala yan. So, tuwing may darating pala sa ating kahirapan, automatic may darating na ginhawa. At ang sabi pa, and there is no ease greater than Jannah. At ang pinakamalaking ginhawa ay ang pag-aiso. Isa rin yan. Ang kagandahan sa mga Muslim, kahit naghihirap tayo dito, bandang huli, nasan tayo? Pag-aiso. Yung iba, kahit na mag-enjoy, sila na mag-enjoy dito, yung mga kumakalaban sa Islam, mga kapatid. Yung mga kumakalaban sa Islam, kahit na nasa kanila lahat ngayon,
nasa kanila lahat ng weapons, nasa kanila lahat ng mga means, technology. Para i-critics at laban ng Islam with all their force. Pero in the end of the day, no, tayo may inaasahang paraiso. Sila nandito na ang kanilang paraiso. And yun ang lagi nilang mare-request ng Ayan sa video kasi hindi ganyan makukupitik up yung forces. Ah, meron pa kayo. Dito. Zaglat kayo, no? Okay. At isa pa sa ating ina-advise sa mga brothers, no? Kung dumarating itong mga ganitong pagkakataon, yung mga dua na ipinagdiin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi, may nangyayari yung tinatawag na hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lagi niyong sasabihin yun, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pag may nangyayari sa inyo, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yan ang lagi siya sabi. Ano ibig sabihin nito? Allah is sufficient for us and He is the best disposer of affair. Siya ang wakil. Siya ang in charge. Siya ang the best na in charge. No? Kaya hasbunallah wa ni'mal wakil. Yan ang lagi binibigas ng mga Muslim sa tuwing makaka-encounter sila ng mga pagsubok. No? Ang sunod, yung lagi natin narinig, no? Alhamdulillah ala kulli hal. Maririnig ito sa mga Pilipino na Arabic speaking na minsan nabubulong nila pag may mga Arabs na kasama natin. Pag meron kayong pinalitang medyo hindi magandang news sa mga Arab, sa mga modern natin, at yung makikita mo yung may mga may faith, ang sasabihin lang, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ang sabi, alhamdulillah, in any circumstances, ano man ang mangyari, inshallah, alhamdulillah, pahintulad yan ng subhanahu wa ta'ala. At kayong may kita mo yung merong sapat na faith, hindi magre-react na katakot-takot na pagkakasuya sa tuwing nangyayari, sapagkat ang nangyayari ay kadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kagabi, nanood kami ng Zakir Naik. Kita nyo ba yung magandang corona sa baba? Nung pauwi na kami, di siyempre, siksikan, diba? Makikita mo na lahat kadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? At meron pang 2008 na corona. No? Siyempre, banggaan. Yung nagkabanggaan, sabi ko kung sa Pilipinas nangyari ito, suntukan. Suntukan, barilan, murahan, lahat na. Assalamualaikum, Sheikh! You broke my car. Sabi, I'm sorry. I will do whatever you want. Oh, alam niyo si brother, kasi sa kanya nangyari yun. Nabangga yung kotse niya. No? Alhamdulillah, ala kulli hal. Gusto niya, ano mangyari yan? May kapalit na rewarda. Alhamdulillah, sa dawa natin. Habi nga, yung famous na hadith na alam niyo yung mitya ng lampara, yung maliit na nakalawit na gano'n at tumutulong sa pag-apoy, at nangitim na siya at nalaglag na, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa day of judgment, ibibigay ni Allah yung karapatan ng nalaglag na mitya na yun. Diba? Kaya huwag kayong maghihinayang, gumising kayo kanina ng 9 o'clock every Friday para umatin dito. Wallahi, hindi sasayangin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung yung mitya ibigay yung hak mo ba, ikaw nagsasala ka, nagsusujud ka, nagdadaawa ka, may nag-i-embrace. Welcome nga pala kay brother sa bagong embrace. Yung mitya, brother, hindi sasayangin niya ang subhanahu wa ta'ala. Bibigay niya yung karapatan nun. Lalo na sa mga taong nag-Muslim at naging matatag sa kanyang pananampalataya. Hindi ba? Ang sunod na payo, yung magkaroon ng tinatawag na husnuddan billah. Husnuddan billah. Yung tinatawag na by having good thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala. No? Lagi niyong iisipin, maganda ang plano ni Allah sa atin. Maganda ang plano ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Hindi yung pinabayaan na tayo ni Allah kasi mga bida ang mga Muslim dito. Eh. Puro angal ba? Pinabayaan na tayo ni Allah. Bakit kasi? Kasi hindi tayo nagkakais eh. Hindi. May plano si Allah. Magsabar tayo. Yan. Yung kinatawag nga namin na ano sa Arabic, yung pagiging mutafa'il.
mutafail o yung tinatawag na optimistic. Ano yun? Sabi nito sa Tagalog, napanit ang Tagalog eh. Palaasa sa kabutihan. Hindi. Optimistic, you always expect that good things will happen. Positive thinking. Diba? Minsan sabi ko sa brother, bro, magigis ako sa radyo. Live. From Philippines, Paul Patch. Sabi bro, delikado ngayon. Subhanal. Diba? Daway. Daway yun. Dawa yun, pero may kinakatakutan. Pag yung delikado, sa mga non-Muslim. Titigilin mo yung dawa mo kasi delikado. Baka matrace ka kung nasa ka. Sabi ko lang, ginagawa. Diba? Lalo man tayong ginagawa. Kaya, maging positive tayo. Hindi, inshallah. Mga non-Muslim, alam nila kung anong ginagawa nila. Diba? Kung hulihin na tayo, lalo wala magpapaliwanag sa kanila kung ano tama. Diba? At sa Subhanahu wa Ta'ala, kakampi ko sino kaaway mo. Diba? Kaya kailangan maging optimistic tayo. Diba, bro, magdadawa tayo sa ganitong lugar. Bro, walang pera eh. Kaya naging sinabi na kailangan ng pera. Of course, kailangan. Pero hindi yun ang asas. Hindi yun ang foundation nyo. Of course, kailangan ng pera. Kailangan natin ng video cam. Kailangan natin ng whiteboard TV. Pero hindi asas yan. Hindi po agit pag wala. Wala ng dawa. Hindi po ba? Hindi po agit pag wala na yung mga bagay na yan, hindi na tayo magtutuloy sa dawa. At yung sinasabi natin, ni-discourage ng mga duat, no? Nangyayari ito. Naka-experience ako ng mga gantong klase mga daya na dinidiscourage nila ang mga Muslim. At pupunta sa center, pupunta sa mga masjid at magsasalita sila doon na wala. Mahirapan tayo mga Muslim ngayon. Pag i-introduce ka ng jama, naku, bubuwagin lang ng mga kalaban yan. Uhulihin lang kayo. Bubububububo kayo. Yung mga, imbis na bigyan kayo ng moral support, ay dinidistract. Bro, magdawa tayo sa ganun. Naku, mainit doon. Ka magdadawa doon. Bro, punta tayo sa masjid. Naku, huwag ka magpupunta sa masjid na yan. Nandyan si lalakay. Saan si lalakay? Diba? Huwag kayo pupunta dyan. Diba? Na-experience yun. May taong ganyan. At kala natin tama kasi magaling magsalita pero may ayah against them. Ang sabi sa Quran, Inna madalikumu shaytanu yukawifuna awliyaahu falatakafuhum wakafuni in kuntum mu'minin. Ang sabi sa Quran, it is only shaytan, no, that suggests to you that fear of his awliya, no, that suggests to you, ay sasuggest sa'yo, to fear of his, and the fear of his awliya. Mag-English. Sabi naman sa Tagalog, ganito, inna madalikumu shayatan, no, shayatin. Tunay na ang mga shaytan, yukawifuna awliyaahu, no, tinatakot ang mga awliya. Pero, wala takapun. Ang sabi ganon, huwag kayong matakot. No? In kuntum mu'minin. Kung kayo ay mananampalataya. Yung mga nananakot-nakot na ganyan, nagbibigay ng distract sa atin, may darating, in the name of dawa, in the name of dawa daw, at di-distract tayo, layuan mo si ganyan, huwag muna kayo mag-ano, mag-laylo muna tayo, huwag muna tayo mag-dawa. Diba? Huwag muna, hiwalay muna tayo, palamig muna tayo. Di-distract. Samantalang kulang na nga ang dawa sa Pilipinas, ibig sabihin, ipaiiwan pa sa'yo. Pwede naman mag-suggest ng mas magandang bagay, bro. We learn from the mistakes of our old, of our seniors. Magbago tayo ng strategy. Let's learn from them. Magdamali sila and they admit them. Diba? Huwag natin gayahin. Pero huwag tayong titigil sapagkat inilagay sa atin ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang mga obligasyon. Kung nagkamali man sila, may hikma si Allah. May hikma siya. For us to learn. Diba? For us to learn. Ano sa tingin niyo, bakit inutusan ni Allah na katayin ng kanyang anak na si Ismail? To test the faith of Abraham? Ibig sabihin, di alam ni Allah yung faith ni Abraham? Hindi ah. Ever since alam niya malakas ang faith ni Abraham at alam niyang itutuloy ni Abraham yon. Ever since.
Pero bakit pa rin yung utos ni Allah? Pagsunod. Pwede. Pero ang pinakatumpak na sagot, ano? Example. For us. For us. Para malaman natin ngayon kung gano'ng kalalakas ang pananampalataya nila nun. Diba? Tinusok niya yung kutsilyo, hindi bumaon. Sabi ni Ismail niya, Abi, diinan mo ba? Diba sa Biblia, kunyari, walang hindi alam ni Isaac. Diba? Tapos si Ibrahim, parang pighati-pighati. Pighati-pighati siya. Sa Islam, hindi. Umaga pa lang, sabi ni Ibrahim, na nag-iinip ako. Hindi ba sinasabi, pero natulogan na ni Ismail, yung bahay tungkol sa akin. So, gawin natin. Kung utos ni Allah, gawin natin. Ha? Diba? Sa bahigi na nun, inutosan ni Allah yung kutsilyo, huwag tumusok. Eh sabi, diinan mo pa hanggang dumating na ang anghel. Bakit? To set example for us. Para ngayon may tinatalakay tayo na kailangan magtitiwala tayo kaya ng Subhanahu wa Ta'ala na kailangan i-emphasize natin yung faith natin, no? Kanina nabanggit din doon sa khutba, no? Itong hadith na to. Ang sabi ng ayah na ito, sabi, wala tahino, wala tahzano, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ang sabi, so do not become weak. Huwag kayo malumbay kung may nangyayaring ganyan sa Palestine, sa Iraq, sa Pilipinas. Okay? No? Sabing ganyan, nor be sad. Huwag kayo malungkot, huwag kayo malumbay. No? You will be superior. Sa inyo pa rin ibibigay pandang muli. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum mu'minin. Kung tunay kayo na nanampalataya, nag-steadfast kayo, humawa kayo hanggang muli, so do not fear, so do not be sad. Allah will give you victory. Maaring hindi ngayon. Maaring part lang kayo ngayon. Maaring part lang tayo ngayon. Maaring mag-materialize itong victory nito sa mga apo natin. At least we've done our part. Diba? At least we've done. Ang maganda, nandun ka sa proseso. Kasi nung bago mabawi ni Salahuddin ang Palestine, dumaan sa proseso yan. Maraming sakripisyo na ganap. Ang maganda, yung pagkakakonquer muli ng Palestine, kasama ka sa participation nun. At yung pagbabalik, kasi kayo talagang ang dawa sa Pilipinas, malaki ang kinalugmok mula nung nagkaroon ng fitna. At ibabalik natin yan, at palalakasin natin yan. No? At in the future, makakarinig. At ngayon, meron na. May mga born Muslim ng Mendoza. May mga born Muslim ng Javier. Diba? Ano pinagkaiba nila sa mga pagari natin sa Mindanao? Diba? Sa pagari. Meron pa pagari dito? Meron. Diba bro? Anong pagkakaiba nila ngayon? Tayo meron kasi dati. Namuhay tayo kahit kalahati ng buhay natin through share. Sumamba tayo sa ribulto noon pero nagabayan tayo ni Allah, nag-embrace tayo. Pero may mga anak tayo ngayon na pinanganak sa ilalim ng fitra ng Islam. Na tinatawag na natin born Muslim. Yung anak ko pinanganak dito, walang kaalam-alam sa Kristyanismo. Kasi na, sa bahay, sa TV, sa dyaryo, sa mga tao na kakaharap niya, puro Muslim. Gusto niya lagi yung may balbas. Tao. Diba? Sa Pilipinas, pag may balbas, buti ko magpakarga sa iyo yung bata. Diba? Oh, sabi pa sa Quran, alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Yung mga nagsasabi, ano pinatutungkol ng aya? Yung mga munafik nun, wa innan nasa qad jama'u lakum. Nagsama-sama na sila lahat para kalabanin kayo. Sino? Mga mukmin. Totoo. Ngayon, kayo sinasabi nila yan. Nagsasama-sama na lahat sila, fazadahum imanan. Pero ang nangyari sa mga mukmin, imbis na matakot, lalong nagigting ang kanilang mga pananampalataya. Waqalu, at nagsasabi sila, hasbunallah wa ni'mal wakil. Doon natin kinuha pala yun. Sa aya na yun. No? At karuntong ng aya, fangkalibu bini'matin minallah. Ito na. No? Wafadlin, walam yansas humsun, wattab'u ridwanallahi wallahu dhul fadl azim. No? At wala nga nangyari sa kanilang masama.
At wala nga nangyari sa kanilang masama at ni hindi sila nagalusan. Kahit nagtipon-tipo na yung mga tao at binantaan sila, ay wala nangyari sa mga mananampalataya at binigyan sila ng biyaya niya. Yung tiwala. Nangyayari yan. History repeats itself. Nangyari sa mga sahaba ito, nangyari sa mga tabiin ito, nangyari sa mga salaf ito. Kaya nga tayo, hindi tayo mag-iisip ng pamamaraan, susundin na lang natin kung ano yung tinakda sa Quran at ano yung sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang sila, sa kabilang panic, ay araw-araw nag-iisip paano tayo ibabagsak. Araw-araw. May mga tao sila walang ginawa kundi mag-isip para kalabanin tayo. Pero tayo din natin kailangan mag-isip. Papasahin muna lang yung ayah sa Quran at alhamdulillah, may solusyon na tayo. At sabi sa Quran, kamin fiatin kalilatin galabat fiatan katiratan biidnillahi wallahu ma'as-sabirin. No? Ilang beses nyo na bang nakita na ang marami, ang maliit, ay ang marami ay tinalo ng kukunti. Ilang beses na ba na pinakita sa atin ni Allah yan, na yung grupo ni Moses na konti, tinalo ang grupo ni Pharaoh. Ang battle of Badr na 300 over 1,000. Ilang beses na ba sa inyo pinakita na hindi sukatan ng bilang? Ilang beses natin pinakita ng Quran sa kasaysayan ng mga anbiya na never tinignan niya Allah subhanahu wa ta'ala ang bilang? Ilang beses nila pinakita sa atin na kahit konti kayo, kung nandun ang ikhlas, kung nandun ang takwa, nandun ang tawakul, ay ibibigay niya ang victory. Ilang beses na yan. Bakit natatakot pa rin tayo ngayon? Konti kami. Konti kami ngayon, kahit di tayo makapagdawa kasi konti tayo. Nasa atin ang lahat. Lalagay mo lang dito. May ikhlas ka, may takwa ka, may tawakal ka, inshallah, bibigyan sa'yo lahat ng subhanahu wa ta'ala. Ang susunod na payo, calm and settle the people. Pag nagkakaroon ng mga fitlang ganyan, medyo calm and settle the people. Huwag kayong mag-ora-orada. No? I-calm mo sila paano? Sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng reality ng issue ng umma natin ngayon. Huwag mo itago sa kanila. Hanggang kailan nyo gustong tatuhin palik-Islam kayo, kamu Muslim nyo lang. Huwag mo muna talakayin yan, may mga bagong Muslim. Hanggang kailan? Huwag mo anyan ng Muslim yan. Huwag mo muna natin talakayin yan, kahihimbris. Diba? Yung hadith na tinatalakay namin, yung pinakinggan namin na nagli-lecture kagabi sa sasakyan, yung sinita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung isang Muslim na nagsuot ng kamaim, yung palawit. Nung sinita niya yon, hindi na tinignan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung gaano katagal siya sa Islam. Hindi na tinignan kasi tinignan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung issue. Ngayon, kailangan natin ibigyan ng awareness. Sino dito ang gusto? Sino 3 months, 2 months, 4 months dito? Sino gusto yung habang buhay kayo tatuhin ganyan? Natin may issue na involve ang umma, serious, hindi kayo kasali. Hindi nyo alam ang solusyon, baka nasa inyo. Hindi ba? Hindi natin alam. Hindi natin, ang maganda lang, i-proper natin ang pag-deliver ng message. Kailangan proper ang pagbibigay sa kanila ng understanding sa issue. Example, lagi nyo sa kanilang ipauunawa, there is a conflict between hak and batil, o yung truth and falsehood. Sunod dyan, the kufar are fighting us in order to eradicate the deed. Kailangan nakatanim sa kanilang mga puso yan. No? Kailangan pagkatapos na magpaliwanag sa kanila yung mga tunay na issue, mag-prepare tayo ng tinatawag na Islamic solution. No? Yung Islamic solution, magbigay tayo ng
Islamic solution at hindi yung solusyong labas sa Islam. Okay, dumating ang problema. Pinaliwanag natin ang reality. Ngayon, paano mo susolusyonan? Yung iba, sige, makipagtulungan tayo sa kanila. Sige. Gawa tayo ng interfaith. Huh? Interfaith dialogue o interfaith gathering. Diba? Saka, pangalan ng organization, huwag nilalagyan ng Arabic, mainit sa mata. Ha? Iwasan nyo yung palinsalitang jamaa. Kasi jamaa Islamia, J.I. Iwasan nyo yan. No? Ibig sabihin, magbibigay siya ng solusyon, hindi acceptable sa Islam. Kasi yung solusyon na ginagawa mo, hindi para i-resolve ang problema ng umma. Ano yung solusyon sinasuggest mo? Ang solusyon sinasuggest ng marami ay to please the kuffar. At sabi sa Quran, walan yaj'alallahu lilkafirina alal mu'minina sabilan. Ang sabi, and never will Allah give the disbeliever over the believers away. Hindi kailanman ilalagay ni Allah ang solusyon ng umma sa mga di mananampalataya. Hindi kailanman makukuha ng umma na to ang solusyon sa mga kufar. Never. Sino may sabi? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag may nangyari sa umma, magbigay tayo ng Islamic solution. Halimbawa, yung tasfiya, purification of akida. Baka dyan tayo may problema. Ikhlas. Baka hindi na natin nababanggit ang ikhlas. Kasi pag nandyan yung ikhlas, everything will be fine. Nawala ako 3 years po yun sa Pilipinas, yung inaasahan ko nagdadao, pagbalik ko, ahit na yung mga balbas. Bakit? Kasi mainit. Mainit daw. May nag-trip pang ba? O payo ba? Mainit. Bakit eh? Nakita natin yung weakness. Tapos nasisihin pa yung mga dua. Iniwan nyo kasi kami. Mag kami ba sinasamba nyo? Kailangan mag-offer tayo ng Islamic. Halimbawa, magkaroon tayo ng organization, magkaroon tayo ng mga harakat o yung mga movements, di ba? Isingin natin yung mga brothers and involve them. Involve them in dawah. Napakaraming ways. Natutuwa tayo sa dami ng mga hudur o yung mga attendees. Pero siguro sa population ng Muslim dito sa Al-Kubar, wala pa kayong 5% na nandito. Tama po? Make them involved in dawah. Mission nyo sa mga bawat nakarinig ngayon na try silang i-involve sa dawah. Ang sunod na solusyon o suggestion na ating sinasuggest, make dua. Magdua tayo. Patulad na limbawa sa ating mga tahajud. Yung mga mahiling magtahajud dito, mashallah, may Allah reward you. Isama nyo sila sa sujud nyo, sa bawat salawat nyo. Isama nyo ang mga brothers, ang umma natin. Iduan nyo, the least. Mga taga Mindanao, mga brothers natin sa Mindanao na nakikipaglaban sa Iraq, sa Palestine, at iba't iba pa. Wala tayong magawa kasi nag-start pa lang tayo kahit sa dua. Kasi pag nasa dua, sunod nun gusto mong humilos na. Kasi dinudua mo. Ano na iba? Dua. Kahit dua kasi bakit? Ang dua ng sa kanyang kapatid ay mustajab. Ay kasagot-sagot kaya subhanahu wa ta'ala. Hindi nyo sila kilala. Hindi nyo sila kilala. Kayo natutulog sa kama, sila hindi, sa gubat. Pero may nagbibigki sa inyo, alin? Ang la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Masarap ang kinakain natin. Naahamoy ko na nga. Diba? Sila ron, alam nyo na balitaan ko sa mga ibang mujahid doon, sa Mindanao. Dahon. Lalagyan ng toothpaste para may lasa. Tapos pag inahantig sila ng mga kalaban, minsan, tagdalawang araw, nakalubog ang kalahating katawan nila sa ilog. Kaya puro kagat-kagat na sila ng kung ano-anong mga hayop sa loob ng ilog na yun. Pero they pray 5 times a day. Tayo, hirap na hirap tayo gumising sa Panjab.
Meron kasi. Meron po, kahit tanginin, meron tayo. Kita niyo yung mga sacrifice nila, but they fast in Ramadan. Yung nabalitaan ako, ang fasting dito sa Saudi, mashallah. Pag suhur, mashallah, may program sa Badia, suhur. Susuhur. Galing araw, inagadian ni Brother Abdul Malik, alas dos, alas tres. Tapos sa iftar naman, lahat ng makatim, manawa ka, damit at kahit bawat kanto, busog ka. Sila doon, nag-iiftar at nagsusuhur, niya lang. Alam, pagkain eh, niya lang. Okay, ano na, mag-aada na ng Fajar, mag-niya na tayo, na nagsuhur tayo. Ba't walang pagkain eh? Okay, mag-rib na, mag-aada na ng mag-rib, iftar na, mag-niya na tayo, nagpa-fasting sila. Tayo na nagpa-fasting. Ano ba naman yung dua? Na-dua natin sila, inshallah. Indoan natin. Kung di natin kaya magbigay ng 1 real, magdoan na lang tayo. No? Ang sunod, no? Isang ayah pa, no? Walang tardaan kal Yahudo, walang Nasara, hatta tattabi'a millatahum. No? Hindi kailanman. Kasi yung iba katwiran, no? Solusyon manggagaling lagi sa mga kupat. Bakit kasi? Not to please them, pero hindi sila mapi-please. Lang tardakal Yahuda wala Nasara. Hindi mapi-please sa'yo ang mga Yahud at Nasara hanggang sundin mo ang kanilang relihiyon. Iba. Tingin mo yung pagpapatayo ng, oh, pinapayagan tayo ni Mayor magtayo ng masjid. Although, take the opportunity sa mga ganon. Pero huwag mong isipin na yung iba tinawag ng brother. Si brother. Diba, nabalitaan ko sa panlugar yun. In-announce pa nung imam. Namatay ang anak ni mayor. Punta tayo. At the jumak. Diba? Ibig sabihin, labas sa Islam ang solusyon. Hindi solusyon yun. Bakit kasi, kahit pumunta pa lahat ng Muslim doon sa libig, nung hindi malulugod sa inat, unless mag-Christian ka ulit. Kasi malulugod yun. Bakit kasi, alam niyo ba na galit yung mga non-believers niya kapag narinig nila yung adan? Maliba na lang ang pag-inabayan sila ni Allah. Nakaranas na ba kayo sa dawa na dinadawahan mo? Wala ka namang binabatiko sa kanila. Pinapaliwanag mo ang Islam ng pinakamalamig at pinakamagaang na kaya mo. Pero para silang sinisilaban, maglalaba pa ako, magaan. Wala ka namang sinasabi. Di mo namang binabatiko yung reliyon nila. Wala ka. Napakaganda ang Islam. Meron limang haligi. Nauna syahada. Ang pagsaksi. Para bang sinisilaban. Diba? Yung mga ganun tao. At after humul fasikun, sabi sa Quran. Balikan mo rin. Madalas mangyari sa atin. Nagagalito. Balikan. Kasi bakit sa Quran, ang sabi, min humul mu'minun. Oo. Meron sa kanila, ay magiging mananampalataya. Min humul mu'minun. Ang sabi nga ng iba, kasi yung pagkakakonstak sa Arabic, min humul mu'minun na eh. Yung iba sa kanila, mananampalataya. Pero ang tafsir dyan, ang ilan sa kanila ay bound to be believers. Ang ilan. Pero ang kasunod na Quran, wala kinaktaruhum fasikun. Ngunit ang nakararami sa kanila ay fasikun, wrongdoers. May ilang mga good. At wala tayong masasabi dyan. Babalikan natin yan, madadawahan natin yan. Pero yung mga mas maraming fasik, what you're going to do about them? I-invite mo sa ano? Hindi sila malulugod sa'yo, not unless na magbalik ka sa kanila. At ang huling-huling payo, no? Yung call for action and give people responsibilities. Call for action. Pagkatapos natin talakayin na ito, lahat na ito, tawagin sila pagkilos sa pagkilos. Ngayon, nandito kayo mga saksi dito. Ilang percent kayong nandito sa Al-Khubar? At ilang kayong maaring maging potential da'iya na pagbalik sa Pilipinas? Ilan ang mga kamag-anak na maaring mag-embrace sa inyo? Kapit-bahay, barangay. May isang brother sa Pampanga, isang barangay. Meron sa Surigao, isang bayan. Sa isang tao lang na nagdadawa. Huwag niyong ismurin yung inyong kakayanan.
Pag nasa inyo ang guidance, ang hidayah, binigay sa inyo ni Allah, Allah ilan sa inyo. Hindi nyo kailangan maging mufti, grand mufti. Hindi nyo kailangan maging translator. Diba? All you have to do is have a follow the class at mutaba at sunnah. Always follow the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. With proper ikhlas, jazakallahu khair. Inshallah, mabibigay sa inyo yung hadiah. Ay, hadiah. Hidayah. Yung hadiah, regalo, yung hadayah. Diba? May hadiah, hadayah, not so shame. No? No? Diba? Regalo at gabay ay in one way or another ay magandang pakinggan para pareho sa no? No? Kaya call for ano for action. At isa dito, be with the jamaa. Hindi mo kaya maghilos mag-isa. Hindi lahat sa atin about for to be speakers. Hindi lahat sa atin comparative scholars na kayang pakipaglaban ng diskusyon sa mga critics ng Islam. Pero if you're part of a group mo alimbawa is like group of Zakar Naik, yung reward ni Zakar Naik, kung part ka sa group niya, you get his reward also. Diba? Kaya bin, choose a jamaa. Pumili kayo ng alam yung propagation group o yung dawah group, no? And pag nakita nyo na sapat ito sa inyong panlasa na matutulungan kayo nito sa dawah, be with them. Hindi ko hindi special ang kahit na anong grupo. Maraming group dyan at mayroong mga kalabutihan. Pero beware din sa mga groups. May mga grupo nagtatago sa pangalang Islamic names, no? May papers kumpleto pero tignan nyo yung kanilang mga palatuntunan. Choose a group, then do the action. Hindi lahat speaker. Pero you can do. Yung iba dyan, pwede nyo gawin sino mga computer wizard dito. Napakakailangan natin sa dawa yan. Mga photographers, mga video, mga marunong sa computers, mga engineers. Diba? Kailangan sa dawa yan. No? Kung tutusin, ang speaker, yung nagdadawa sa stage, more or less sa pangkalahat ang dawa, mga 20% lang ang manfaat niya eh, ang kabutihan niya eh. Kasi, na-express niya lang ang Islam, di naman kanya galing yun eh. Galing na sa Quran at Sunnah yun eh. Magaling lang siya mag-express ng sarili niya, pero hindi galing sa kanya yun. Diba? Everybody can do it. Diba? Pero yung mga skills na meron kayo, na kayo lang, na di umubra pag wala kayo, diba, kahit hindi ka magaling magsalita, magaling magsulat. Magsulat tayo. Sa internet, sabayan natin sila. Maglagay tayo ng mga blogs dyan, ng mga articles. Diba? Webpage, website. Kaya, ang sabi niya sa Quran, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ang sabi sa Quran, magtulungan kayo pagdating sa kabutihan at sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayo magtulungan sa paggawa ng kasamaan at pagkakahwatak-watak. Kaya nga, dalawa ang hukom dito eh. May hukom na inuubliga, may hukom na pinaiiwasan. No? Dalawang uri ang batas pagdating sa pakikipag-taawan. Ano ba yun? Cooperate. May cooperation na halal, may cooperation na haram. Ano yung halal? Pagtutulungan sa kabutihan. Pero in the same verse, may hingaram na uri ng pakikipagtulungan. Alin? Pagdating sa pagkakawatak-watak, alhamdulillah, no? Pagdating sa pagkakawatak-watak at paggawa ng kasamaan, it is haram. Kaya pagdating mo sa jamaa mo at nakikita mo, ang tinuturo niya sa'yo is pagwawatak-watak. O kasamaan, involved sa riba, involved sa ganito, eh, hindi. Obligado kang umalis at obligado kang tamain sila. No? At yan ang mga ilang mga verse, pero bago ko tapusin ang aking maliit na salita, gusto kong basahin itong ayah sa inyo, no? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarrahu. Wadkuru ni'matallahi 'alaykum in kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi'ni'mati ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hudratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sabi sa Quran, oh you believe, no?
O tabi, diretso na. And hold fast. Humawa kayong lahat sa lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat kayo jami'an. Ano yung lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala? Yung Quran at Sunnah. Wala tafarraku. At huwag kayong mag-iwahiwalay. Wadguru ni'matullahi alaykum in kuntum ata. Alalahanin niyo ang biyaya ni Allah ng dati tayo magkakahiwalay at magkakaaway at pinagsama niya tayo. Fa'alla pa ba'y na kulubo. At pinagbigkis-bigkis niya ang ating puso at ginawa niya tayo mga magkakapatid dahil sa kanyang biyaya. At muntik-munti ka na tayo ay mabulid sa apoy. Pero dahil sa kanyang awa ay inilabas na tayong muli rito. Dahil sa ating paghawak sa kanyang lubid. No? Kaya tawag dito, mga kapatid, no? Nandito kami para buhayin sa loob natin ang da'wa. No? Alhamdulillah, nandito ang mga ustad nyo na nagpapaalala. Pero katulad na sinabi natin, ayan, yung pagtutulungan, taawan. Nandito kami para makipagtulungan sa kanila, makipagtulungan sa inyo. Ang sabing ganyan, waltakum minkum ummatun yaduuna ilal khair at magmula sa inyo, sa atin, sa umma natin, ang mga taong nagtatawag sa kabutihan, no, wa ya'muruna bil ma'ruf, no? Nag-uutos ng kabutihan, wa yanhauna 'anil munkar, at nagbabawal ng kasamaan. Pero may pangako si Allah, pag kayo nakasama sa da'wa, ano yung da'wa? Pagtuturo ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan, wa ulaika humul muflihun. Sila yung mga tagumpay. Gusto nyo ng tagumpay? Dito sa mundo at akhira, gawin nyo yung tatlong bagay. Unang-una, yan na uwilal khayo. Magdawa kayo. Ngayong ginawang obligasyon sa atin ang dawa. No? Ang dawa hindi lang sa mga dayas at na mga nasa Islamic Center. Ang dawa ay inuobliga sa lahat ng mga Muslim. Fardu kifaya ang dawa. Pag ginawa nyo ito, may reward kayo alin. Ang tinatawag na tagumpay ay ibibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mabasahin ko rin ang ayah, wala takunu kalladina tafarraku waktalafu min ba'di maja'ahumul bayinat wa ula'ika lahum adabun adib. Kahit ito naman sa mga tao na huwag kayong tumulad sa mga tao naghiwahiwalay o nagkos na paghihiwahiwalay ng mga buong grupo o paghihiwahiwalay ng umma, no, at nagkasalusalungatan especially sa kanilang mga akida, no? Huwag kayong gumaya rito pagkatapos na dumating sa inyo ang mga tamang paglilinaw. Ano yung mga tamang paglilinaw? Mga bersa sa Quran at mga hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi sa mga taong mga ito, wa ulaika lahum adabun adim, at sa kanila ang mga masisidhi o mga dakilang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.